guys, ganito lang po ano, kung paano natin mag-fill up, mag-gawa ng KYC po. Paano natin fill upan yung KYC form. So ito po yung pinasa ko, once ipasa ko sa inyo to, ito yung form na to. Pag pinasa ko sa inyo to, itong nakita niyo to, SOMCOIN KYC. Ito yung pindutin nyo, guys. Ito yung pindutin nyo. Once na pinindot nyo to, example ha, pindutin ko to, kaso, naka-fill up na kasi ako, naka-fill up na ako, kaya ganito ang lumalabas sa Kalinggo ngayon. Ayan. Ibig sabihin, once na yan ang lumabas, SOMCOIN KYC, the form SOMCOIN KYC is no longer accepting response. Once na ganito, accept na yung fill up nyo, yung pinilapan nyo. Kung nag-fill up na kasi ako, na-accept na kasi yung nakasubmit na kasi ako, kaya ito ang lumabas sa akin. Ibig sabihin, tapos na akong nag-fill up. Na-accept na sa opisina na. So po no, ngayon kung kayo ang pasahan ko at sa clinic nyo to, ang lalabas is hindi ganito. So ganito po ang lalabas, no? Ganito po ang lalabas. Yeah. Sa pinindot nyo yon, ito po ang lalabas yan. Documentsgoogle.com. Tapos, email, yan, isulat nyo yung email nyo dyan. Email, yung active na email nyo, kung ano naka, ano nyo sa Telegram, o ano, sa SOM, yun ang ilano nyo po, kung anong active na mayroon kayo. Yung Gmail ad ba, active, basta active. Tapos, first name, no? First name, tapos middle name, yan, and then next, dito tayo, sunod, yun, last name, tapos contact number, kung anong contact number ng bot nyo sa Telegram, yun ang ilagay nyo dito. Tapos, active email address. Ayan. Active. Yung active na email address yun. Susulat nyo dyan. Tapos, next is ito. Referral ID from bot. So, yung referral ID from bot nyo, yung referral nyo mismo, i-attach nyo dito. Alam nyo na yun. Nasa Telegram nyo. Okay? Tapos, yung wallet address from SOMCOIN wallet. Yung ginawa natin na SOM wallet po yung back. Ayan, ito po, ito. SOM wallet. Ito po siya. Kunin natin yung wallet address dito at i-attach natin. I-add natin, add file natin doon sa pinilapan natin. Okay? Okay po. Yung wallet na doon, yung wallet address. So, yun, no? So, yun, nakita na natin, ho. So, dito natin ilagay mismo ang wallet address from SOMCOIN wallet. Yun, ganun. Well, so, once na nalagay na natin dyan, isunod natin is total equity. Itong total equity na to, yun ito. Ito yung nasa Telegram natin. Kung magkano laman ang total equity nyo, ayan, isulat nyo dito. Ayan, dito sa your answer. Ito, nakita nyo itong nisibabaw, total equity. Tapos, your answer is, yun, dito mo nyo lagay sa your answer. Pag sinasabi namang Zoom, tapos pagdating naman dito, ito na magiging Zoom wallet, your answer naman dito, dito nyo ilagay kung magkano, ilan lahat ang nasa Zoom wallet nyo. Tapos dito naman sa USDT, so ganun din, sa USDT na to, your answer din, doon nyo rin ilagay sa your answer kung ilan ang laman ng USDT nyo. So yun lang po, ganun lang po kadali, ano. Tapos, pagdating dito, sponsor full name, yun, isulat nyo kung sino ang sponsor nyo sa Telegram. Okay? Sulat nyo yung pangalan, yung full name niya. Okay? Tapos, itong Telegram, itong pangalawa, sumunod is, yung Telegram, ano mo, Telegram name mo. Telegram name mo yan, hindi isa name ng sponsor, ha, yung Telegram mo mismo, yung full name mo. Okay? Tapos, screenshot of remaining balance from both. Oh, so, kung magkano ang laman, magkano po ang laman ng ano, yung screenshot remaining balance from both yun. Kung anong nandoon, i-screenshot mo yun, tapos i-add file mo dito, i-add nyo po dito yung laman ng both nyo, diba? Halimbawa, sa total equity, sa SOM wallet, sa USDT yun, kailangan i-screenshot mo yun, tapos naka-profile ng Telegram nyo. I-add mo, i-collage nyo na lang para ano, magkadikit sila. So, ganun lang po, no, kadali. Tapos, next is ito. One valid ID.
kailangan may one valid ID kayo, no? Passport or is ID, basta yun, yung name nyo po mismo. At sino to? Add file nyo. Ganun lang. Madali, mabilis naman po eh, mag-add file. So, selfie with your attached ID. Ang gagawin nyo dito, selfie with attached ID, kailangan hawakan nyo yung ID. Mag-selfie kayo, hawakan nyo malapit sa dito sa liig nyo. Hawak-hawak nyo sa kamay nyo. So, ganun lang po, no? Tapos, payment option na tayo. Payment option. Pagdating dito, payment option, may ano dito, yung gusto mo, USD, Ethereum, kung may ano. Pero, ang ginawa ko is, ano eh, hindi na ako pumunta dyan. Di, ito ang ginawa ko, bank transfer. Ito lang ano natin, kasi mas madali. Kung wala naman tayong mga Ethereum dyan or USDT na pambayad. So, ito lang po, bank transfer po. Yan. I-check nyo lang to, bank transfer. Kasi mag-transfer tayo ng ang pera eh sa bangko ni Chairman. Oh, sa Union Bank. Union Bank mismo ang tatransferan natin. Oh, sa Union Bank niya mismo. So, i-check nyo lang yan, bank transfer, okay? Di, pagdating dito, yan, oh, yan. Bank deposit. I-check nyo rin yung bank deposit. Yan. Once na-check nyo na yan, so, ito yung bangko ni G0U. Chairman, okay? So, i-take note nyo po, i-ano nyo po to, isulat nyo po to. Oh, sulat nyo po sa papel ito. 00159000574 O, ito yung Union Bank niya. Dito kayo magpadala. Dito yung ipapadala yung pera ito. Dito bank transfer. So, yun, ganun lang po kadali, ano? Pag once na clinic nyo yan, nandoon lahat na details at pipil up kayo doon, nandun yung bangko ni chairman, ganyan, lahat-lahat. So, pangalan, tapos, basta, ganun lang kadali. Basta pil upan nyo lang. So, ganun, once na ano nyo na lahat, yung to, ito yung ano ko, ito yung pinadala ko kay chairman, 500, yan. Ayan, naka-forward na yun doon. Process na yan. Ito yung inattach ko doon. Sa ano na yan, sa mga detalye na yun na nandun. So, ganun lang po kadali, ano? Yan, G0U. Nakalagay account name G0U. So, yun. Huwag yung kalimutan, ito, once na mapadala nyo na, idikit nyo yung pinaka, yung ano nyo, yung confirmation. Halimbawa, may confirmation galing sa cellphone nyo. Kaya dinikit ko dito para mas matibay na ano talaga. Diba? Pag may confirmation galing sa cellphone. Maliban dito sa your bank transfer is being processed. Maliban dito sa GCash kasi kung ano kadala. Maliban dito sa GCash receipt na to, mayroon pa akong pinadala na confirmation from my phone sa galing sa cellphone ko. Dinikit ko lang siya. Kulads lang. So, ganun lang po kadali. Pag once na nakapill up na kay lahat-lahat, ito po ang magiging resulta. Zoom coin QYC. Yun. Recorded na. Your response has been recorded. Yun ang reply once na makapag-submit na kayo. So, ganyan na po kadali, ano? Oh, so, wala na. Ito na po lahat. So, sana po nakatulong po ako sa inyo. And then, good luck po sa atin. Kasi may balita na po sa atin eh. May nakaka-receive na po sa atin. May naka-pay out na. May naka-receive na galing sa Telegram na sa Zoom wallet na nila. So, yun lang po. And then, God bless po. Sana, huwag niyong kalimutan, i-subscribe niyo yung channel ko and then pindutin niyo na rin ang notification bell para sa lahat ng mga video tutorial ko, updated kayo sa mga gagawin ko at hindi po tayo mabibehind sa mga balita. Okay, maraming salamat and God bless po. Huwag niyong kalimutan, Iman Pops. Alright, thank you so much.